ang ating mga customers and downline dito. Okay? Sa ating grupo natin. Kasi kapag hindi natin napanatili ang mga customers natin tsaka mga downlines natin, ano mangyayari? Maiiwan pa tayong mag-isa. Okay? So, meron pa akong 7 pangangaraan kung paano natin mapapanatili ang ating mga customers at saka mga downlines. Hindi po pwedeng kapag napagpa-sign up na tayo, magtatapos na po doon yung obligasyon natin. Kailangan po tuloy-tuloy yan. Okay? Pati mga customers natin, pag bumili sila ng products, dapat pina-follow up din po natin yan. Hindi pag bili ng products, kumita ka na ng $10 o $15, baliwala na sila. Dapat pina-follow up din po natin sila. And inaalam kung ano ba yung nagawa ng products sa kanila. Okay? Ang unang pamamaraan, number one, okay, commit to a customer service policy. Okay, basahin po natin. If you truly want to build a solid and profitable network marketing business, you need to implement the policy of provide service and follow up to your downline. Remember, people join the network marketing because of you. Ayan, dahil po sa atin, dahil sa'yo. Okay? Not the product or service. Hindi po sa produkto natin o kaya sa mga insurance o kaya sa certificate dahil sa atin. Okay? They have belief that you can help them meet their goals and have something beneficial to offer. Ayan. Kasi naniniwala sila na meron tayong may bibigay sa kanila, may pakinabang sila sa negosyo ang pinasok nila. Dahil sa atin, dahil sa kumbinsido sila sa ating mga sinabi sa kanila na puro katotohanan lang dapat ang sinasabi natin sa kanila. Yes, doon sila naniwala sa atin, doon sila nag-join, kaya dapat alagaan natin sila. Hindi dapat na kapag sumali, hayaan na natin. Ang obligasyon natin, from the start hanggang maging successful, dapat hanggang forever yan. Sino ang may forever dito? Ako! Lahat may forever. Ayan. Ako din may forever. Kailangan kasi yung mga members natin, yung sumali sila dahil sa atin, kaya ipakita natin sila na sa kanila na tayo'y nag-care at nag-aalaga sa kanila na mahal natin sila, na gusto natin silang maging matagumpay sa negosyong ito. Okay? Ang pangalawa, okay, follow up is following through. Okay, just because someone signs up in your AIM Global business does not mean the sale is complete. Nasabi ko na po yan kanina. You must follow up with your new downline member within 1 week. Okay? Give them a courtesy call within the week to ensure they are happy and are using the product and service. If they want to build the business, call to make certain that they're tapping into their resources and getting off to a good start. Ayan. Kapag nag-join na po sila, dapat pina-follow up po natin. Kung hindi man kaagad-agad, after a week, i-follow up po natin. Kasi kapag gumamit sila ng products, malalaman po natin sa kanila ang effect after 1 week. Hindi po, minsan kasi, after 1 or 2 days, hindi po natin mararamdaman yung effectivity ng products natin hanggat hindi umaabot ng ilang araw. Di po ba? Sino naka-experience ng nakita yung effectivity ng product after 1 day? Ayan. Ako kasi, na-experience ko lang yung effectivity ng products after a week. Ayan. After a week, doon ko naramdaman na yung aking migraine, ang aking mga nararamdaman, ang aking high blood pressure noon ay nagiging normal. Nag-normalize na po. Ayan.
kasi hindi sila sumali dahil sa products, dapat i-follow up natin sila na gumagana na yung products sa kanila. Okay po ba? Na kasi yung mga products natin beneficial sa kanila. Kailangan nila yun. Kasi kapag lumampas tayo sa 30 years old, doon natin maramdaman yung mga sakit-sakit sa katawan. Sino nakakaramdam nun? Sa mga 25 years old na katulad ko, hindi pa po nararamdaman yan. Okay? So, maganda kasi ito. Yung pangatlo, staying in contact shows you care. In prospecting and recruiting efforts, you planted seeds to start the relationship building process. Okay? Stay in touch with your downline. You can send your downline motivational quotes, techniques you use that are successful. Inform them of new resources they can use for their business. Okay? Doing this will show you care and value their business. Staying in touch will also provide you with an opportunity to get additional business and strengthen the relationship. Ayan. Dapat pag nag-join na po tayo, mag-join sila sa atin, nag-join tayo, kailangan po natin magtanim ng kagandahang loob, ng pagmamahal, ng tiwala sa ating mga puso at sa puso ng ating mga downlines at saka customers. Kasi kapag naramdaman nila na nag-care ka sa kanila o naramdaman nila na gusto mo silang umunlad sa negosyong ito, ang sarap ng pakiramdam. Sino ang nagtatanim dito? Dapat po magtanim po tayo ng kagandahang loob, ng pagmamahal para yung mga bagong member din, bagong magsasign up, ganun din po yung gagawin nila sa kanilang mga downlines. Di po ba? Yes! Doon mapapanatili natin ang ating grupo, ang ating mga customers. Kasi kapag pinabayaan natin sila, gusto niyo po ba mag-umpisa ulit ako sa number one? Yes! So, dapat po makinig tayo kasi lahat po ng speakers ngayon nag-sacrifice po para ma-share yung aming knowledge, yung ma-share sa inyo para tayo umunlad dito. Kaya makinig po tayo, okay? Yes! Hindi po ako galit. Nakalipi po ako. So, ayun po. Kailangan po natin talagang magtanim dito. Hindi kapag nag-join ka na, nakakamit mo na yung mga pangarap mo. Kailangan natin ipakita yung pagmamahal natin sa ating mga customers at saka downlines para ma-share din nila sa kanilang mga downlines. At doon, lumaki ang grupo natin, hindi sila mawawala sa atin kahit ano pang mangyari. Okay? Gising pa ba kayo? Anticipate the needs of your downline. By staying in contact, you can anticipate or stay ahead of your downline needs. Okay? You will strengthen your relationship and will more fully understand their current needs. This ultimately leads to anticipation of future needs. Try to always think ahead. Think ahead. Ano po ba yung think ahead? Ayan, hindi po yung dito lang kayo mag-titing. Mag-think beyond. Ayan. This will help you keep your downline happy and satisfied. Ayan. Stay in contact. Dapat po, tinatawagan natin sila. Mini-message natin sila. Kahit hindi na po nagre-reply yan, sige, message pa rin. Yes. Tawag pa rin. Diba? Sino gumagawa nun? Ayan. Kasi pag mini-message natin sila, kahit hindi nagre-reply, alam nila na concerned tayo sa kanila. Alam nila na hindi lang tayo after sa pera. Alam nila na nagmamalasakit tayo sa kanila. At alam nila na gusto natin silang magtagumpay sa buhay. Yes! And halimbawa, kapag yung downline mo nag-order ng 6 24/7 o kaya 6 na complete, ayan.
Sorry po sa C24/7. Baka naman mapicturean ako dito. Complete na lang po. Okay, wala nang C24/7 dito. Complete na lang po. Kapag nag-order siya ng 6 na complete, ayan, damihan muna yung dadalhin mo kasi minsan, ayan, hindi lang 6, may dagdag pa. Yes! Ayan, order nila. Kaya kung minsan, kapag sabi nila, nalulungkot sila, tawagan mo sila, i-advise mo sila, na pasayahin mo sila na dito sa negosyo natin, hindi kalungkutan ang matatamo natin, kundi kaligayahang pang forever. Yes! Kasi dito, magtatagumpay tayo, walang mahuhuli. Lahat tayo tataas, kasi hilaan ito pataas. Sino ang gustong tumaas dito? Yes! Bawal po tumuntong sa upuan, ha? Lahat tayo aakyat. Lahat tayo magtatagumpay. Kung nasaan kami ngayon, yun yung magiging future ninyo. Yes! Kung si IGU number one sa Singapore, ayan, magiging Hall of Famer siya. Hall of Famer na po siya. And then, magiging top one din ng buong mundo. Ayan. Yun lang ba ang talapag ng kayaman? Okay. Minsan kasi may idol lines ako na tumatawag sa gabi. Sabi niya, apps, pabili ako ng ano, ng... Hindi ako nagsabi nun na si Master Juliet, C24 daw, pero ako complete. Ayan. May nag-order sa akin ng complete, pero wala akong complete. C24 yung in-offer ko. Ayan. May nag-order siya sa akin kasi kailangan daw niya kasi masakit na masakit yung ulo niya. So, ang sacrifice ko, nag-taxi ako, pinuntahan ko siya, binigay ko yung products kasi kailangan na niya. Sino ang nakagagawa nun? Na-pray ko. Ayan. Kung kayo ay leader, hindi lang po pera ang after natin dito. After natin yung kagandahang loob at saka tagumpay ng bawat isa. A database of your downlines. As your business grows, it will become impossible to keep all downline information and individual needs in your head. You must create customer files with personal information on your downline. This can include their likes, dislikes, goals, passions, birthdays, anniversaries. Okay? Sino dito ang nami-memorize lahat ng tungkol sa kanilang mga downlines? Yung nasa utak lang. Nasa isip lang. Ayan, hindi po tayo computer. Ayan. So, kailangan po nating gumawa ng database para sa ating mga downlines. Okay? Customer files para sa ating mga downlines. Kasi doon natin mailalagay yung kanilang mga birthdays, passions, anniversaries. Kasi maalala natin yung mga birthdays nila, anniversaries nila, ang sarap ng pakiramdam, di ba? Yes. Katulad ko, yung isang best friend ko, kapag birthday ko yan, from 1st of January hanggang katapusan dati, binabati niya ako ng happy birthday. Kasi hindi niya na-memorize yung date, exact date ng birthday ko. So, kapag nagse-celebrate ako ng birthday ko, the whole month yan. Ayan. So, nagtapos na po nung 31st yung birthday ko. Ayan. So, maganda po kasi pag itatago po natin yung kanilang mga files, ang kanilang mga particulars, ang sarap ng pakiramdam pag nababati mo sila ng happy birthday kahit sa messenger lang o kaya sa tawag. Ang sarap ng pakiramdam. Okay? Alalahanin din po natin na iwasan yung kanilang ayaw sa buhay. Okay? Kapag ayaw nilang mabanggit ang kanilang boyfriends at saka asawa sa Pilipinas, binabanggit mo pa. Ayan. Huwag na natin banggitin. Kasi nakakasama po ng loob. Ayan. Mabuti na lang, wala nang sumasama ng
loob para sa akin. Kaya maganda po yung single. Wala kang inaalala talaga. Paborito nila yung kulay o paborito nilang bagay, ang sarap nila, nasasarapan sila ng pakiramdam. Yung bang parang ayaw na nilang umalis sa tabi mo, yung nakayakap na lang palagi na parang tuko. Gusto niyo ba yon? Yes! Parang tuko talaga. Okay. So maganda yon. Meron din akong kaibigan na lagi akong binabati sa anniversary namin. Kahit wala na yung asawa ko, kahit nandun na siya kay Lord, binabati pa rin niya ako. Ang sarap ng pakiramdam. Naging business partner ko na po siya. And so every time na dumating yung date na yon, ayun, siya yung unang-unang bumabati sa akin. Okay? Kaya dapat din ganyan yung gawin natin sa kanila. Okay? Lalo na kapag happily married, happily engaged sila. Ayan, pag binati mo sila, ang sarap ng pakiramdam nila. Di po ba? Yes! Ayan. So, yun din po ang gawin natin. Kung hindi pa man natin magawa lahat, kasi kung halimbawa malaki na yung grupo natin, yung leaders natin, yun yung igawa natin ng customer files. And then, yung mga leaders natin, turuan din po natin silang gawin ng bagay na ginagawa natin. Okay, basta ikaw unlag ng grupo, gawin po natin at ituro natin sa ating mga downlines, okay, and customers. Yes! Power! Power! Palakpakan po natin siya! Ito yung number 6 po natin. Work closely with your downlines and be supportive. No one is guaranteed success. Ayan. Wala pong kasiguraduhan ang success ng bawat isa. Okay? However, you will be amazed at how high of a success rate you will have with those personally sponsor when you work closely with them and support their efforts. Okay? Keep in mind, some people will never do what they need to do and you can change that. But if you provide support and show you care, you probe the retention of your downline. Okay, hindi, naniniwala po ba kayo na hindi lahat tayo dito nagtatagumpay? Yes! Kasi kapag hindi po natin ginawa yung negosyo, inaasa natin sa upline natin o kaya sa mga downline natin, ipinupos natin yung ating mga downlines na magbenta, mag-recruit, kung hindi naman natin ginagawa, wala rin po mangyayari. Di po ba? Yes! Ipakita natin sa kanila na kahit gaano kahirap yung negosyo natin, kapag yung suporta natin sa kanila nandoon, magtatagumpay sila at hindi sila mawawala sa grupo natin. Yes! Ayan. Tama po ba? Yes! Gutom na po ba kayo? Yes! Huwag po kayo mag-alala, lalampas din po yan, lilipas din po yan. Ayan. Lahat-lahat po tayo hindi pa kumakain. Okay? Kapag ipinakita natin yung ating pag-aalaga at pagmamahal sa ating mga downlines at saka customers, yung 100% na pag-stay nila sa atin nandoon, hindi nila tayo iiwan kahit ano pa ba, ano pa man ang hihila sa kanila na ibang company, hindi sila aalis sa atin. Nakasupport pa rin sila sa atin. Naniniwala ba kayo doon? Okay. Kaya dapat, kapag nasa Emiglobal pa po tayo, naka-focus po tayo, hindi po tayo dapat tumingin sa left or right. Nasa gitna po tayo. Hindi po tayo pwedeng mamangka sa dalawang ilong. Yeah! Ang daming nakaka-relate nun ah. Intimacy with your downline. Hindi po yung intimacy na nasa
Hindi po yun intimacy ng mag-boyfriend, mag-girlfriend, mag-asawa. Ito po intimacy para sa mga customers natin at saka mga downlines natin. Gusto po ba ninyong matuto? Yes! Makinig po tayo, okay? Concern for your downlines. Show them you are not just in it to get their money. Okay? You must go above and beyond to assist people in getting what they want and need. The difference between you and your competition boils down to one thing: customer service. Okay? If you provide value through concern for them as a person and deliver quality customer service in every way possible, you will find your members will be there for a long term. Ayan. Ipakita po natin sa kanila na hindi po tayo after sa pera lang. Kasi pag nag-member sila, nakapag left and right na sila, makikita na tayo, hindi po tayo pwedeng doon lang sa kikitain natin mag-focus. Ipakita natin na naka-focus tayo sa kanilang future. Pakitain po natin sila. Gawin natin yung mga kailangang gawin natin para matulungan sila magtagumpay din sa negosyo. Hindi porke nakahit ka na ng 100,000, hayaan mo na rin sila. Bahala ka sa buhay mo. Bahala kang mag-hit ng 100,000 kung gusto mo. Wala akong pakialam. Hindi po po pwede yun. Hindi po, wala po sa AIM Global yung mga bagay na yon. Okay? Yes! Hindi kayo nakikinig. Ayan. Hindi kayo magkakaroon ng 7 times earning dito kapag hindi kayo nakikinig. So, kailangan po natin talaga ipakita sa kanila na dito, pag nagtagumpay ka, hilahin natin sila pataas. Wala pong hilaan pababa dito. Yes! Ng lahat ng sa taas, hihilain tayo pataas para tayo magtagumpay at makamit ang ating mga pangarap sa buhay. Okay? Yes! If you want an active and productive downline in your AIM Global business, keep in mind, the stability of your residual income will be in direct proportion to be personal follow-up and customer service. Make follow-up and customer service your priority. Your wealth and your downline members depend on it. Ayan. Naintindihan po ba natin to? Yes! English kasi medyo tuliro ako. Pero natututo na, okay? Ayan. Make follow-up and customer service your priority. Ayan. Kailangan natin i-prioritize yung customer service dito. Okay? Katulad nung papunta ako ng Macau. Pwede bang magkwento? Yes! Papunta ako ng Macau is ang flight ko is 1:30 ng hapon. Okay? Pumunta ako ng airport ng 10 o'clock. Pero after a while, nung nasa expressway kami, may na-turnover na kotse. Pang-tatlo po kami doon sa na aksidente. Okay, so, alam niyo po ba kung ano nangyari? Hindi po. Hindi po. Ikukwento ko. Ayan. Ang nangyari kasi, dahil na aksidente, pinag-pray ko na lang na sana walang masamang nangyari sa driver. Sabi ko, kahit hindi ako matuloy, Lord, sa pupuntahan ko, basta lang safe siya. Safe yung mga nakasakay. Okay? Ang nangyari nga, kasi, sabi ko kay Lord, kahit hindi ako matuloy, hindi nga ako natuloy. Pagdating ko sa airport, close na po yung gate. Ayan. So, hindi po ako natuloy. Pero hindi po yun naging hadlang para hindi ako matuloy sa Macau. Ano po yung ginawa ko? Bumili po ako ng panibagong ticket. Na committed ako na pumunta sa Macau para i-share yung kung paano tayo kumita dito ng 7 times. Kahit sabi ko, kahit gumastos ako ng magkano,
at saka ng AIM Global. Yes! So pagdat kasi ang Macau kasi ang flight from Singapore to Macau is once a day lang. Pero lucky enough, ang Saturday, Sunday pala, dalawa ang flight, morning at saka gabi. So, kinuha ko yung 7:20 na flight sa umaga. Tuwang-tuwa ako kasi matutuloy ako ng Macau. Makikita ko ang mga tao sa Macau, makakapamasyal ako doon. But most importantly, ma-share ko yung knowledge na ibinigay ni Lord sa akin at na ma-share ko kung paano tayo, kung paano sila kumita. Kahit may problema sila doon, lahat po nag-attend ang saya-saya. Woo! Natin yan. So, dapat po kahit po anong problema ang dumating sa atin, okay? Kahit po gaburol ang problema sa harapan natin, gawin natin yung ating mga pangarap ay gabundok. Ayan, sino ang nakakalam ng gaburol? Gaburol is yung heel. Katulad mo yung sa buhol. Gaburol, hindi yung sa patay, ha? Burol yun, burol. Ito naman. Ang sabi ko, burol. Totoo ko ba? Ganito na rin ako. Kapag gaburol ang mga problema natin, ayan, dapat ang mga pangarap natin sa buhay, gabundo. Tama ba? Ako dito para maabot ko yung aking mga pangarap. Ito ba? Dapat ganun po tayo. Okay? Kailangan po nating ipakita sa kanila na kahit ano yung mga problema dumarating, bale wala yan. Basta ang focus natin na sa Panginoon at saka sa AIM Global. Yay! At saka mga families natin. Handa na ba kayong mag-earn ng 7 times? Yay! So, maraming salamat sa mga naka-attend. And sana, katulad ng sabi ko kanina, huwag po muna natin i-post yung ating mga videos at saka pictures dahil kailangan po natin